sa aking pong mga kababayan, mga taga San Fernando Masbate, at sa lahat po ng mga Bicolano, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang topic ko ngayon ay ang limang signs o sinyales na hindi na maganda o nasa panganib na ang inyong pagsasama. Ano nga ba mga mamis ang mga signs or sinyales na nasa alanganin na ang inyong pagsasama o hindi na maganda ang inyong pagsasama na pwedeng mauwi sa hiwalayan? Ngayon, bago po yan, sana po isubscribe niyo po ang aking channel, i-like po ang aking mga videos, at ipinapangako ko po sa inyo, araw-araw ko po kayong bibigyan ng mga magagandang topic. So, isubscribe niyo po ang aking channel. Ang limang signs po na ibibigay ko sa inyo ay pwedeng makatulong sa mga mag-asawa na hindi na maganda ang pagsasama. Ang number one po na sign ay ang paulit-ulit na pagtatalo o repeated arguments. Mga mamis, kung paulit-ulit na po ang pagtatalo, walang dahilan, mga nakaraan ibinabalik, konting kibot, mali, konting salita, binibigyan ng mga kahulugan, binibigyan ng masamang kahulugan. Di ba po, pag paulit-ulit na pagtatalo, nakakarindi, nakakawalang gana, nakakasakit ng kalooban, nakakapagbigay ng stress, ng sobrang depression. So, hindi po maganda, hindi po healthy sa mag-asawa, hindi po healthy sa pagsasama. Kaya kung meron tayong ganitong mga nararanasan, mga mamis, huwag nating baliwalain. Isa na pala ito sa mga sign na walang patutunguhan o hindi maganda ang patutunguhan ng ating relasyon. Ikaw ba, mami? Naranasan mo na yung sinabi ko sa number one? So kung hindi pa, o nararanasan mo, ituloy mo lang ang panonood ng aking video. Ang pangalawa po, mga mamis, ang sign po na nasa panganib ang inyong pagsasama ay ang pamumuna ng madalas o palagi ang pamumuna. Criticizing regularly. Yun po mga mamis. Di ba po, pag ang lahat ay pinupuna, kahit magagandang bagay ang nagagawa mo, para sa kanya ay hindi na maganda. Lagi kang pinupuna. Lagi kang mali sa paningin niya. And vice versa. Kung ang lalaki, pagdating ng bahay, halimbawa, wala pang sinaing si misis. Kung dati-dati naman ay napapasensyahan niya kasi inisip niya baka maraming ginawa ang misis ko. So okay lang. Kung ngayon ay nabago, lagi nating pinupuna. Sasabihin, bakit wala pang kanin? Bakit wala pang pagkain? Anong ginawa mo maghapon? So maliit na bagay, pinupuna. Walang pasensya. Ganon din si misis. Pag late umuwi, kung dati naiintindihan niya, ngayon pupunain niya. Bakit ganito? Hinahanapan ng time, hinahanapan ng mga kung ano-ano, yung mga wala, hinahanap, and vice versa, ganun. So, di ba? Sabi nga eh, kung magkikriticize tayo sa ating mga partner, do it lovingly. Pero pag kinikriticize natin ng hindi maganda, or ng pangit sa pandinig, mas lalong nakaka-low po ng self-esteem. Nakakababa po ng pakiramdam ng pagkatao ng isang tao. Pagkatao ng isang partner, nakakababa po siya. Pag lagi natin criticize maya't maya, lalo yung mga bagay na hindi po magaganda sa pandinig, lalo yung mga pamumuna na dati-dati naman hindi mo nagagawa. So, pag yan mga mamis na ranasan natin, o mga sa mga daddy na din na nakakaranas po ng ganito, huwag natin pong baliwalain. Kasi isa na din pala yan sa sign na hindi na maganda ang relasyon ninyo. Yung pamumuna ng wala sa oras, pamumuna ng wala sa panahon.
kahit anong paganda ni Mrs. hindi na papansin, o kahit anong pagwapo ni Mr., wala na yun kay Mrs. Hindi na yun papansinin ni Mrs. Kasi nga, ang mga ginagawa nila, puro na lang pamumuna. Palagi ang pamumuna. Kaya, di ba, mga mamis, mga daddies, nakakawalang gana na pag lagi kang inaaway. Kahit kami, mga pusa, ganun din. Di ba? So, hindi na po maganda pag lagi nating pinupuna ang kamalian po ng ating mga partner. So, ayan po. Ang pangatlo po, mga mamis, at saka mga daddies na din po, kasi para po ito sa mag-asawa. Ang pangatlo po ay ang inuuna po ang ibang bagay o inuuna po ang ibang tao. Putting other first as priority. So, yan po. Di ba po, sa mag-asawa, kailangan ang mag-asawa ang unang nagkakaintindihan. Ang mag-asawa ang unang nagtutulungan. Hindi po inuuna natin ang ating mga anak kaysa sa ating mag-asawa. Hindi po ganun yun. Iba po ang relasyon ng magulang sa anak. Ang una po na dapat nagtutulungan, nagkakaintindihan, nagmamahalan, nagbibigayan ay ang mag-asawa po. Dahil sabi nga eh, pagdating ng araw, ang ating mga anak ay may sarili ng buhay. Tayo ang magsasama sa hanggang dulo. So, dapat sa mag-asawa nag-uumpisa ang lahat ng pagmamahal, ang lahat ng pagtutulungan. Hindi po ang ibang tao. Hindi po ang mga anak natin. Dapat sa atin mauna para may bigay natin sa ating mga anak ang tunay na kahulugan ng pagiging magulang. Kung tayong dalawa na bilang mag-asawa ay nagkakaunawaan. So, paano natin may bibigay ang tamang aruga, pagmamahal, o ang tamang kahulugan ng pagiging magulang kung tayo mismo ay hindi nagkakaintindihan? Kung inuuna pa natin ang ibang tao, inuuna natin ang mga barkada, inuuna natin ang mga bisyo, inuuna ang mga bagay na hindi makakatulong sa ating pamilya. So, dapat ang priority natin ay ang bawat isa bago po ang ibang tao. Ayan, yan lamang po. Kung binibigyan na natin ang priority ang ibang mga bagay, hindi na maganda. Isa na yan na hindi na maganda ang ating pagsasama. So, pag ganun na, mga mamis, na ang priority na natin ay ibang tao na, baka kailangan na natin ng tulong ng mga eksperto sa buhay may asawa o sa buhay ng pag-aasawa. Kaya, ang ating pong pang-apat, mga mamis, ay hindi ko na patatagalin pa. Ang pang-apat po ay pag-involve na po ang pamilya. Ano po ang ibig sabihin nito, mga mamis? Pag halimbawa si Mister, isinusumbong na ngayon kahit konting pagkakamali doon sa pamilya ng niya, yung pagkakamali ng kanyang asawa, hindi na po maganda. At si Mrs. naman, isusumbong din sa kanyang pamilya ang mga maling ginagawa ng asawa niya na pinapalaki. Mga maling ginagawa, pinapalaki. Pagdating sa pamilya, sisiraan. Sasabihin lahat yung mga nakaraan na mga hindi magandang nagawa. Yung mga mabuti, hindi na naiisip. Yun. Yung mga mali na ginagawa sa araw-araw, kahit sa paningin ng iba ay hindi naman. Binibigyan lahat ng masamang kahulugan. At ngayon, ikikwento sa bawat pamilya. Yung lalaki, ikikwento sa pamilya niya. Yung babae, ikikwento naman sa pamilya niya. So, parang pinagsasalpukan ang dalawang pamilya. Siyempre, pagka pamilya mo, diba, doon ka kakampi. Pag ako nagsumbong sa magulang ko, siyempre sa magulang, ang magulang ko, sa akin ang kampi. Pag nagsumbong naman ang halimbawa ang mister ko sa mga magulang niya, siyempre siya din ang kakampihan. So, ang ending, pati pamilya, apektado na. Pati pamilya, involved na. So, hanggat maaari, mga mamis, mga daddies, ang pag-aasawa ay hindi dapat pinakikialaman ng ibang tao.
hangga't pwede pang maayos ninyong mag-asawa, hangga't pwede pang ayusin, hangga't may chance pa na ma-survive ang inyong pagsasama, gawin natin. Huwag nating isishare sa pamilya ang mga problema na nangyayari sa loob ng bahay. Huwag nating isishare sa ibang tao, sa mga kaibigan, sa mga tsuhin, tsahin, sa mga kapitbahay. Huwag nating isishare. Kasi ang iba dyan pwedeng makatulong, pero ang iba naman pwedeng mas lalong makapagpalala at makasira ng ating pagsasama. Imbis na makatulong, lalong mapapasama. So, ayan, iwasan po natin ang pag-share ng problema sa ibang tao, lalong-lalo na kung ang involved ay tayo lamang mag-asawa. Ayusin natin ang kayong dalawa lang. Ayusin po ninyo, baka may chance pa. So, ang ating panglima po, mga mamis, ito po ang napakahalaga. Mga daddies na din po, ito po ang napakahalaga. Pag wala na po ang intimacy ng ating pagsasama, limitado na po ang pagtatalik ng mag-asawa. Ayan po, sabi na, sex is limited. Ayan. Ang pinakamahalaga po sa pagsasama ng mag-asawa ay ang intimacy ng pagsasama. Yun po. Yung, hindi po yung mismong kahulugan ng pagtatalik. Ayan. Yung pong magandang pagsasama, napakahalaga po ng intimacy ng pagsasama sa mag-asawa. Yun po ang isa sa nagpapatibay sa pagsasama ng mag-asawa. So pag ito na po ang nawala, malaki pong problema ninyong mag-asawa. Ito po ang magiging mas malaking dahilan ng pagtatapos ng inyong relasyon. Kaya ito po ang iwasan po natin na mawala. Lahat po ng yan, yung mga sinabi ko, ay napakahalaga. Pero ito po ang pagtuunan natin ng pansin na sana ito ay hindi mawala sa pagsasama. Dahil pag nanlamig na si Mr. kay Mrs., nanlamig na din si Mrs. kay Mr., wala na. Or either ang isa lang ang nanlamig, ang isa naman ay tataas na ang pride, mag-iisip na ng kung ano-ano, so manlalamig na din. Pag nawala na nga ang sinabi, ika nga ang tamis ng pagsasama, napakahirap po. Dahil lahat ng yan, lahat ng mga signs na sinabi ko, doon na po ang ending. Kaya sa mga mommies, sa mga mag-asawa, sa mga daddies, sana po pag may ganito na tayong nararanasan, huwag na nating baliwalain. Humingi po tayo ng tulong sa mga eksperto, sa mga marriage counselor, yan, sa mga pare, mga pastor, psychologist, na baka sakaling may chance pa. At higit sa lahat, hingi tayo ng gabay ng ating Panginoon at laging magdasal. Baka sa Kanya, walang imposible. Lahat pwede pang may magandang mangyari. Kung sa tingin natin ay wala ng pag-asa, sa Kanya, lahat po may pag-asa. Lahat po may chance. May second chance. Kaya magdasal po. Hingihin lagi ang gabay ng Panginoon. Huwag makakalimot magsimba. Kasama ang pamilya, yun po ang mahalaga para ilayo tayo sa ganitong mga klase ng pagsubok at ng makasurvive ang ating pagsasama. Hanggang dito na lang po, sana po may natutunan kayo sa akin mga mommies at mga daddies. Hanggang sa susunod ko pa po mga video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po lahat ng mga mamis at mga daddies ay gabayan ng ating Panginoon ng maging maayos ang kanilang pagsasama. Salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod po. Maraming salamat sa panonood sa akin, mga mamis, mga daddies. Thank you.